So doon sa may kabilang pedestal, doon sa may La Madre, ayan, nilalagyan rin nila ng or kinakabit na yung design sa gilid. Yung precast na nakalilok yung kagaya nito. Ayan. So yun yung kinakabit ngayon nila doon sa dulo. Good morning mga alights. Ngayon ay November 23, 2019 at nandito tayo ngayon sa may harap ng Jones Bridge para makapag-update ulit tayo. So tara, lapitan natin. Dito sa baba, napinturahan na rin nila. At ito yung base ng La Madre, okay na rin. So, yun naman yung sa kabila. Yun naman yung ikakabit mamaya. Yung dating picture to sir, no? Ito yung original na itsura niya nung araw. So makikita natin dito yung La Madre, tapos ito yung pedestal. So tinitingnan nila sir. Ito, okay, ito. So ito yung sa baba, yung nakikita natin sa may bandang malapit sa Binondo side, no sir? Binondo Escolta. Ah, Binondo Escolta, ito. So ganito sir yung gagayahin niya na ano. Ibabalik siya yung original. Magagaling yung sculpture sa Corto Capils yung dalawa. Ha? Sa Corto Capils yung dalawa? Dalawang nandiyan. Ah. Okay. So ito. Tapos meron dito. Ayan. Ito yung datang. Yung sira yung sa letran. Ayan yun. Yung sa World War 2. Kaya nireplicate natin yun. Nakikita nyo yung replicate. Replica lang. Ah. Yan yung nasira. Okay. So yun nandang replica na yan sir. Sira na yan eh. Oh, sira na. So, ito pala. Loton side yan. Loton side. Ayan. Ito naman yung Binondo side. Okay, so, nandito na tayo. Dinadaanan natin yung kulay gray na daanan dito sa Jones Bridge. So dito makikita natin na pinipinturahan na ng gold. Ito. Ito mga precast dito. So ito yung isa sa mga nasimulan nila rito, yung pagpipintura nitong precast.
Ayan, isa sa mga bago sa paningin natin, itong nasa baba. Ito. Ayan. So, kagabi lang ata kinabit to. Ayan, so ito. Naikabit na nila rito. And pati rito sa taas, napinturahan na rin. So malinis na siya tignan, tsaka mas kaaya-aya na siya tignan ngayon. Last time, sinimento lang to. Pero ngayon, natuyo na yung simento, napinturahan na rin dito. Tsaka ang aabangan na lang natin yung pagtutuloy ng pagpintura dito sa mga ukit nitong precast. So, continuous pa rin ang pagpipintura dito sa daanan sa gilid itong walkway ng Jones Bridge. Nandito na tayo ngayon sa may harap ng Escolta Station, Pasig River Ferry Station. Ito yung ferry station noon na medyo napabayaan na. Ngayon okay na ulit. Bagong pintura na at bagong renovate na. Pati yung bubong dito, okay na rin. And yung mga water lilies dito, wala na. Yung dating napunutan ng water lilies eh. Pero ngayon okay na rin siya. And dito sa baba, tuloy-tuloy pa rin yung pagpipintura dito. And iba tayo rito. Tapos yung mga sira-sira dito, ayan, na-repair na rin nila. Isang ano lang yun, isang ruta lang. Sige tayo, salamat ha. Transfer lang. Ayun. So, yung pila pala rito papunta ng Santa Cruz. So, nakikita natin ngayon sa harapan natin etong La Madre. Ayan, nakalagay na siya sa bakal na support para iahon dito pataas doon sa pedestal. So, maya-maya lang iaakyat na to. O yan, ikakaiyakit na nila yung precast, iaangat na nila ngayon dito. So ang kagandahan nitong precast na to, unlike dun sa mga simento na talagang original, etong advantage nitong precast na to ay magaan lang siya. So nakukuha niya yung image, yung shape nung original na nakapalibot sa precast o yung tinatawag na pedestal. Pero ang maganda doon, magaan lang siya at hindi siya mabigat. Okay, ito, iaangat na nila oh. Tara, lapitan natin. So yung nakikita natin na precast na nakapalibot dito sa pedestal ng La Madre. So magiging tatlong layer pala siya. Isa sa taas,
sa baba at saka sa dito. So tatlo magkakasunod. Same din nung nandun sa may kabila. Ayan, ito yung isa oh, kinakabit na ngayon. Dito sa baba ng mga balustre, yung precast. Ayan, nakailera na yung mga precast na ikakabit dito sa gilid ng tulay. Wow, mukhang uulan yata ngayon, no? Ayun, so inabutan na tayo ng ulan dito ngayon sa Jones Bridge. Biglang bumuhos yung ulan. Kanina nakita natin yung maitim na ulap. Eto, bumuhos na yung ulan. Mabuti, nandito yung truck nila, sir, na nakasilong tayo. And dito sa baba, eto yung mga kinakabit nila ngayon na LED lights. Eto yun, sir, no? Sa gilid ng Jones Bridge. Yung naka ano doon sa may pininturahan na gold. Ayan, ito siya. Tingnan natin ito. So ito yung mga ilaw na to. Ito yung ikakabit sa gilid na ibabang bahagi ng Jones Bridge. Ayan, medyo natigil yung pagkakabit dahil bumuhos nga yung ulan. Ito, marami yan, count-count siya rito. Silo muna tayo rito habang hindi pa tumitila ang ulan. Eh, nakikita natin dito sa baba, ito yung mga ikakabit dito sa pedestal kung saan nakakabit yung La Madre. Ayun, so ito, kinakabit na nila yung mga LED lights dito sa kabilang side ng Jones Bridge. Yung sa kabila kasi nakabitan na nila, so dito naman ngayon. Kapag nakita nyo yung reflection nito kapag madilim, pagkagabi, so syempre madilim, hindi makikita yung pagka-gold niya. Pero kapag pinailaw na to sa gabi, kitang-kita yung pagiging gold ng ilalim nitong Jones Bridge. So yun yung isa sa mga mas lalong nagpapaganda rito sa Jones Bridge kapag gabi na. Lima pa. Ayan, kailangan pa nila, sir, ng limang ilaw. Okay, so yun na muna sa ngayon ang update natin, mga ka-lights. Hindi na natin naabutan yung pagkakabit nitong isang La Madre dito kasi mamayang gabi pa raw nila ikakabit itong La Madre kasi magbubuhos pa sila ng simento dito sa may ito yung pagpapatungan niya yung pedestal. So kung nagustuhan niyo itong video and na-inform kayo at nakatulong sa inyo na magkaroon ng mga info about sa mga nangyayari dito sa Jones Bridge, leave a thumbs up and comment down below sa mga reaction and suggestion. And kung gusto nyo supportahan yung channel ko, pwede nyo rin i-share and mag-subscribe na rin kayo sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Maraming salamat and God bless sa inyo lahat. Thank you so much.